Good evening. Ito ang iyong Showbiz Patrol Balita Update. Isang video tungkol sa depresyon ang lumabas noong April 5 ng dating TV host, anchor at Manila Time columnist na si Joseph Hubalde. Pumalaw si Seth noong April 1, Lunes, sa edad na 33 years old. Sa lagpas 30-minute video ay ibinahagi ni Seth ang kanyang pakikipaglaban sa depresyon. Sinabi rin ni Seth sa video na masayahin siyang tao at marami rin siyang napapangiti ng mga tao. Sa maaga pagpanood ni Seth ay maraming ang nagulat at maraming katanungan ang lumabas. Dahil sa takbo ng karera niya ay mukha naman siyang successful at masayahing tao, sabi nga ng mga kaibigan niya at mag-anak niya. Hindi nila alam na nangyari sa kanya ang ito. Pero nang lumabas ang video niya sa Facebook noong April 5, ang lahat ay nasagot kung bakit humantong sa ganun ang kanyang buhay. Doon ay siniwalat niya ang pakikipaglaban niya sa depresyon. Nagsimula ang karera niya sa telebisyon bilang senior news producer ng GMA News. Humipat siya sa TV5 noong 2011 kung saan nagtrabaho siya bilang multimedia reporter ng interaction.com. Naging news at weather anchor naman siya sa Action TV at TV5. Noong 2018 ay nagsimula naman siyang sumulat ng column sa Manila Times. Kumukaw din ng atensyon ang Instagram post ni Seth noong April 1 bago matakpuan ang kanyang bangkay noong alas 12 ng tanghali. Makahulugan ang mensahe nito sa caption, nakalagay freedom. Sa video ay naisiwalat ni Seth kung saan ang gagaling yung depression niya. Isa sa reason ay yung malit pa siya ay punching bag daw siya ng father niya. So, physically abuse ang pagkabanggit niya sa sarili niya. Maybe I could blame him for that, but I don't want to. Ito ang sabi niya sa video. May punto din sa video na nasabi niya na I'm struggling with my identity and gender also. And I had no one to validate, to assure me that everything is all right. It's okay, will be okay. So sa kanyang video, ibinahagi ni Seth ang nararamdaman niya sa puntong ito. Who am I? Kumusta ako? Tanong niya sa sarili. To be honest, I really feel that I'm getting by. Parang dumadaan lang siya. I'm just going through the motions and I'm not in full control of my feelings and emotions. There has been a lot of times when I really think about ending it all. And it's constant. So lagi nandyan yan. Gusto niya tapusin na lahat. Dati raw ay may naka-date siya at sinabihan siya nito. Anong mapapala mo pag ginawa mo yon, nung sinabi niya na tatapusin na niya ang buhay niya. Nasabi rin ni Seth na sa mga may taong depresyon ay hindi dapat ganun ang pagkumpronta dahil malakas ang pakiramdam niya at talagang totoong may nararamdaman siyang kakaiba. Nasabi rin ni Seth sa video na pag may nakita siya mga tao na na-depressed na take their all
who decided to take their own lives dahil sa depression ay nalulungkot din siya. Not because people is weak, ang sabi niya. Ang mga may depressed na tao, mga depressed ay malakas, malalakas na tao yun. Yun nga lang, hindi nila nakaya yung mga pangyayari sa buhay nila. So I wish I've been a better friend. I wish I've been a better brother or sisters. Nagbigay din ng payo si Sep sa mga kilalang dumaranas ng kahintulad ng naramdaman niya. To for someone who is depressed like me, even the simple question, kamusta ka na? How are you? What have you been to? With that, we take that seriously. Kasi na didetect niya pag may nagtanong sa kanya na kumusta ka na, at na-detect niya na hindi naman sincere ang pagkakatanong sa kanya, ay tumatahimik na lang siya at di na siya nagbibigay pa ng additional information o di na niya nilalahad yung naramdaman niya sa loob. Kasi alam niya, hindi totoo. Parang okay lang, fine, but they never push him to tell more. So yun ang sabi niya sa video. Inaamin din si Sep na wala siya masyadong nakakausap ng mga kaibigan tungkol sa kanyang depresyon. Gusto sana niya maraming makausap ng mga kaibigan at matawagan sa mga alanganing oras, lalo na kung umaatake ang depresyon niya. Pero hindi na nagagawa ito. Nabanggit din niya na dahil sa parang malayo na o malawak na ang gap sa mga dati nilang ka-close friend, ay nihirapan na siya ibalik yung dati nilang closeness. Kasi parang lumayo nga siya. Tungkol naman sa mga support sa pamilya niya, ay nabanggit niya na, I wish I had a support system in my family that doesn't. That's more willing to talk about mental health. Parang gusto ba, dapat mapag-usapan nila ang mental health dahil reality talaga yon. And not merely dismissing us, magpahinga ka na lang kasi sobrang pagod, busy ka sa trabaho, or magsimba ka lang, magsimba ka naman, parang ganon. So hindi ganon kasimple. Dapat pag-usapan talaga bakit, anong reason bakit may mental health issue. Tungkol naman sa mga pasilidad sa mga mental health, ay nabanggit ni Sep na hindi katulad sa ibang bansa na may mga lounge yung mga mental clinic. Dito sa atin daw sa Pilipinas ay nasa mga basement ang location ng mga clinic. One time nakapag-usap siya at doon nga sila nag-meet sa basement, parang janitorial service yata. So sa tingin niya dapat baguhin, hindi dapat ganun ang tingin. Ganun ka kababa ang tingin sa mga mental issues, may mental issues. At saka medyo mahal din daw yung treatment. Kaya kadalasan yung mga may mental issues ay hindi na tinutuloy yung treatment kasi nga mahal. Tapos ilang oras lang magkano babayaran mo, parang ganoon ang nabanggit niya. Tungkol naman sa mga may kahalintulad tulad niyang may depression ay nagpayo siya na patuloy makapaglaban. Ipaglaban about family, about sa sarili. And then it seems like every day as you struggle, and you're not winning the fight pa rin, sabi niya. Not just for your family, not just for your friend, but fight for yourself. Bilin pa ni Sep, for those who have decided not to fight anymore, please don't judge them. Ibig sabihin, ang payo niya makapaglaban, pero siyempre, depende sa bigat ng depression, may iba talaga na ayaw nang lumaban. Sobrang depressed o parang talagang mahirap na. So ang payo naman niya, wag silang i-judge.
dahil nga tumigil siya sa pakikipaglaban. At sa huling bahagi ng video niya ay nagbiro si Sep na gusto sana niya mag-joke, mag-dagdag ng joke sa huling part ng video niya. Pero sabi niya is more than 30 minutes na yung video niya na baka din niya ma-upload sa Facebook. So nagbitaw na lang siya ng isang salita na makahulugan o parang premonition na mangyayari sa kanya. Ang sabi niya ay, "See you in the other side." Thank you.